Kilala ang Jensen sa naglalakihang tuna at mga sikat na tao tulad ng pambansang kamao na si Manny Pacman Pacquiao at Miss Universe third runner-up, Miss Shamsi Supsup. Sa kasalukuyan, isa na naman ang dinadayo at sumisikat sa lungsod, ang pastil. Pagkain ang pangunahing pangangailangan ng tao. Ano man ang iyong tribo at estado sa buhay, ito ang bagay na hindi mo pwedeng baliwalain. Ang pastil ay isang tradisyonal na pagkain ng ating mga kapatid na Maguindanon. Pagkain ngayong patok na rin maging sa mga Kristiyano. Ano nga bang karisma ang dala nito at nakalikha ito ng isang kulturang nagbuklod, magkaiba man sa paniniwala? Presidente sa asosasyon sa pastilan sa Jensen, kung sa'y kanang bigitan na inyong naobserbahan sa pastilan sa Jensen. Ang sumbaran mo naman ang pagkakitin sa 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 pagkakitin. Kaya balong mo kita na ang nagsunod na yung pastel mo ang Mindanaon. Ito na ang isang adaptasyon. Nagkayusa ang isurot mo sa Mindanaon, Christian. Nagkayusa ang awdas ng mga tribo. Naamoy, kahiusa tungod sa kahiusa tungod na yung pastilan. Thank you.
Tungod sa negosyo ng pastil, doon na unity ang Kristiyano o ang Muslim. So regardless nga unsa pa na imuhang pagka imuhang tribo, pagka nga nag-usa sa negosyo, naas na ipagsinabtanay nga. Ang nakita nga ni Nanto, tungod sa ilang pagsinabtanay, nag-organize sila o ang ilang ganit presidential association. Dagan sila ng officialism. Masasabi ng pastil ay naging isang kulturang umusbong sa isang malawak na komunidad. Ano man ang paraan ng paghahanda nito, pinagbuklod naman ng pagkain ito ang masayang samahan at pagkakaunawaan ng Kristiyano at Muslim. At hanggat may mga taong tumatangkilik sa luto ni Bay Pajaria at Kuya Alan, patuloy itong matitikman ng mga susunod pang generasyon.